and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Yeah, may ibang level of excitement talaga kapag Friday, eh, no? May ano eh, may parang walwal feels. Yes, looking forward. Yeah. Alam mo, meron tayong isang tambalanisa na nagtatanong. Sabi niya, "Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2015. Is there really such a thing as being too busy?" Kasi connected lang po dahil Friday. Sabi niya kasi, it's a Friday today and ramdam ko kahit na Friday today and it's a payday na hindi na naman kami magmi-meet ng aking boyfriend. Meron nga bang such a thing as being super duper busy? Kasi po ako po ay isang architect at ang boyfriend ko ay isang engineer. Currently po, marami po kami mga projects and nagkakaroon po kami ng hirap na magkita sa isa't isa. To the point na minsan 3 weeks hindi na kami nakikita, niwala na kaming mapost sa FB. Normal ba yun? Kami pa ba? Ano po ba dapat kong gawin? And yeah, I'm so sad. It's a Friday and feeling ko walang ganap. Doon ka nalungkot eh. Doon ka nalungkot sa walang ganap eh. Ano po ba dapat kong gawin? Is this still a go? What you think? Yan. Okay. Tapos may mga nagtatanong na sa Titanghenyo. Alam nyo na. Hi, Vlad! Hi, Vlad! Ayan. Umalis na maaga. Pa-check up daw muna si ano. Yung 20 minutes po na usapan namin kanina, hiningal. Hiningal. Bumalik po yung hika. Sabi namin, sige, magpa-check up ka na, dali. Oo nga, mahirap dito kaabutan. So anyways, yung tanong mo, is there such a thing as being too busy? Okay, unang tanong namin, please define ganap. Oo nga. Ano yung ganap? Ano yung walang ganap sa inyo? Hindi, ano yung walang ganap? Parang, it can be a lot of things eh. Pwedeng walang ganap kasi... Walang lakad, walang pupuntahan. Kasi, syempre, partner, kapag ganito na Friday, natatandaan ko nung dalaga pa ako. Noong araw na kapag ka Friday, kailangan may ganap. Kailangan may mangyayari. Bakit tayo natawa doon? Ibig sabihin, ibig sabihin parang malaya ka na meron kang ganap. Hindi lang naman ano ha, hindi lang naman maski mga estudyante, parang kapag ka Friday, it gives them the freedom na manood ng sine. Correct. O kaya to stay lumabas up late. Friends. Correct, makapag-dinner. Unlike Monday to Thursday, hindi ka pwede magganap noon kasi mahirap yung puyat ka. Tama. The next day may gagawin. Yun yung ganap. Ano bang iniisip mo? Kaya lang noon yun. Ito, di ba? Pero, alam mo yun, parang gets ko yung nararamdaman mo na Friday, parang, kaya nga, di ba, kapag ka Friday, may, sa office, merong, ano, yung hindi ka mag-uniform, it's casual Friday, wash day, ganyan. Civilian kasi, day, correct, kasi nga, kapag ka Friday, parang dapat medyo papunta na sa pa-relax, ganyan. Kasi ikaw, parang feeling mo, sa sobrang busy niya, o mo, hindi na naman kayo magkikita, 2 or 3 weeks na kayong hindi nakikita. So, ang tinatanong mo sa amin, kung kayo pa ba, pamalig ko. Nag-usap na ba kayo? Mag-usap kayong dalawa. Itanongin mo, huy, tayo pa ba? Bakit kami? Hindi ko namin kilala yung jowa mo eh. Kinalaman namin dyan. Labas kami sa buhay sa buhay yung dalawa. Hello, ang dami kaya namin ibang problems. Kung busy kayo, busy din kami. Subukan nyo kayo mag-textan. Problema namin yan. Alam mo, sa mundo ngayon, na sa mundo ng social media and sa mundo ng teknolohiya, madali na kasi ang communication. Hindi katulad dati na parang, ayan na naman, nung araw, yan, kailangan na nga, nung super duper nung araw na hindi naman natin to naabutan, partner, 3:25 para to make a call. Naabutan natin, partner, phone cards. Yan. Naabutan mo din yung hulog-hulog piso, ha? Piso? Oo, doon sa pano. Yung kulay pulang ano? Nagdedenay, pero alam mo yung tsura. hindi ko siya naabutan, partner, kasi nung time na yun, sobrang bata pa natin. Wala pa tayong ka-phone pal. So hindi natin siya concern kung may makausap. Nakikitelepono lang tayo sa kapitbahay natin. Ayun, naabutan natin yung nakikitelepono tayo. Yung isang buong street tayo na ang landline natin iisa lang, yung sa may tindahan. Yung kapag ka mag-a-apply ng trabaho, di ba? Yun lang yung tangin landline, di ba? Naabutan natin yun nung araw. Ganun kahirap talaga ang communication. Oo, correct.
nakabalita sa kamag-anak, sa jowa. Sulat. Nabutan natin yung correct. Snail mail. Literal na snail. Mabagal. Yung ang dami na nangyari sa'yo, saka pa lang siya magre-reply kasi it takes 7 days. Kung correct. Express kasi may extra kang pambayad, 3 days. Tama. Diba? Ganun, isipin mo, within 3 days pa mare-receive yung reply mo sa I love you niya. Tama. Diba? Kapag priority mail pa yun. Oo. Pag wala kang budget, kaya regular nga, lang. 7 days to 1 week. 1 week. Oo, 1 to 2 weeks. To 2 weeks. Oh, diba? So isipin mo yun. Kukumustahin mo yung taong may sakit, dumating yung reply, magaling na siya. Or, ang malala dito, kinumusta naman yung may sakit, oh. Pagdating ng reply, di ba, wale na. Yun yung noon. Di ba? Sobrang noon yun. Di ba? Parang may rason na kapag busy, hindi talaga makakapag-communicate. Parang parang we will just base our relationship on trust, mga ganyan klase mga eksena. Pero ngayon, there are ways to communicate. Di ba? Hindi mo pwedeng itanong sa tambalan kung pwedeng itanong mo naman diretso doon. Ano parang tanga? Nicole and Chris, kami pa ba? Ano malay namin sa'yo? Gaano ba kahirap yung mag-text kayo? Diba? Kaya nga. Eh, gaano kahirap feeling, yung i-PM mo siya? Oo, at mag-reply. Mag-video call kayo. Or siguro kasi meron talagang mga sobrang kabisihan na yung pagiging busy nila is clouding their mind. Ibig sabihin, masyadong maraming tumatakbo sa isip nila na kapag nakita nila na nag-text ang isang tao, maaalala na lang nila na nag-text yung taong yun pagdating ng gabi kapag wala nang gagawin. After 1 week na. Hindi, kung after 1 week, yung message. Yun yung wale. Pero yung, kunyari, sobrang busy the whole day kasi, alam mo yun, nabasa niya naman siguro, kaya siguro nakita mo scene, kaya lang di siya nag-reply kasi baka nasa kalagitna ng meeting, may pinag-uusapan, hindi na naka-reply. Yung mga ganun ba? Nakalimutan na, natabunan na. Oo, yung mga ganun. Understandable naman din kung sobrang busy. Pero kalimbawa, mga 3 linggo na, tas wala pa rin kahit anong klase ng communication, girl. Mag-iisip din ako kung merong such a thing as being super duper busy na wala nang time kumumuni. Medyo malabo lang ng slight yung sa inyong dalawa kasi ako naniniwala communication is always two way. Hindi pwedeng aasa ka lang din do sa tao na maghintay na maghintay ka na mag-message siya sa iyo. Feeling ko naman pwede partner, kang gumawa ng paraan na uy kumusta ka na, so at least masasabi mo na nag-uusap kayo, di ba, may ganap naman pala kayo. Feeling ko partner siya din kasi busy. Kaya siguro parang, at saka being a girl, ine-expect niya na yung guy yung gagawa ng way. Alam mo naman, di ba? Pabebe. Ganon. Di ba? Pero may point ka eh. May valid din yun na, syempre kayo naman. So okay lang din naman ikaw yung mag-initiate, ikaw yung mangulit, di ba? Kumusta ka na? Pwede ba tayong mag-dinner mamaya? Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Tama. Totoo yan. So, kaya nga siguro, you're wondering, kami pa ba? Kasi parang, di ba? Walang nangyayari, walang na, ano, sabi mo, napopost sa FB na mga ganap ninyo compared to others na everyday may ganap, everyday may posting. Eh, pero kasi, every relationship has its own rules. Yes. Every relationship is unique, diba? Correct. Kung nag-work sa kanila yung hindi sila ma-post, di nag-work sa kanila yon. Kung mas nag-work sa kanila yung binavalidate nila yung feelings nila sa buong mundo at nagpo-post sila everyday, di sila yun. Diba? Totoo yan. So, yun yung kailangan ninyong dalawang pag-usapan. Ano ba? Ano na, okay lang ba? Hindi, totoo naman. Valid naman yung tanong niya. Kami pa ba? Oo. Diba? Hindi, na, kasi ano pa ba? Ano ba? Hindi tayo nagkikita. Ano ba tayo? Kaya nga, hindi tayo nagkikita, hindi tayo nag-uusap, 3 weeks na nakalipas. Tayo pa ba? Oo nga naman. Pwede kang ikaw mismo yung gumawa ng approach. Oo, para mag-initiate ng conversation or ng meeting ninyong para dalawa. Para magkaliwanagan. Kasi di ba, sa palagi ko, ikaw din yung type ng tao na yun nga, na gusto mo na may ganap. So, kung yung jowa mo masyadong busy. Iba kasi yung facial expression mo, sinasabi mong ganap, may mali siya sa akin. Ay, ano sa'yo? Kanina ka pa malisyoso. Pambihira to. Kanina ka pa dahil babas ako lang kung paano ako mag-isip. Kanina ka pa punong-puno na mali siya. Ewan ko sa'yo, Chris Chuper, tigilan mo ako.
Oh, yun, so, diba? Yun. Kung ikaw yung tipo ng tao naghahanap ng ganap naghahanap lagi. Naghahanap ka ng ganap lagi. And then you deserve someone na who's always present para sa mga ganap. Diba? Kasi kung ikaw yung tipo na who wants someone who's always present for you, tapos lagi naman siyang absentee boyfriend, and then how will that work? Correct. Diba? So, pag-usapan ninyo yan. Mag-usap kayo mamaya na mismo. Naiintindihan ko siguro kaya din kayo busy kasi syempre hindi naman lahat ng tao mayaman. Gigising na lang hihilata, diba? So, kaya tayo nagpapakamatay lahat para magtrabaho, diba? Kasi gusto nating umunlad, gusto nating maging maayos ang buhay. Kaya naiintindihan ko yung kabisihan ninyong dalawa kasi mali mo, may mga peak season kasi ng ano ng mga ganap, diba? Hindi, totoo. May peak season ng pagbubuntis, peak season ng events, peak season ng resort, diba? So, ganun din pagdating sa relasyon. Oo, hindi, tsaka ba, sa job nila, baka ito yung peak season sa inyo at baka minsan lang yung ganitong surge ng trabaho na hindi nyo naman mahindian para lang sa relationship. Yung ganun ba? Basta mag-usap kayo, dami na namin sinabi. Totoo yun, mamaya na mismo, pagka-out nyo from work, tawagan mo na kaagad siya, i-message mo na siya, are you available tonight? Yan. Gusto ko kasi ng ganap. Yan. Baka naman, ewan ko na lang kung hindi siya ma-excite na makapagkita kaagad sa'yo mamaya. Or baka naman, may pag-ganap ka dyan. Daanin mo sa joke kasi alam mo, Kabisyo, kapag serious agad yung tema mo na parang galit ka agad, hindi maganda yung ano nun yung pwedeng kalabasan kasi pag ang isang tao nag-text ng galit o nag-PM ng galit, ganun, ang automatic na reaction would be hyper na din. Alam mo yung galit na din, high pitch na din, high blood na din. So, pwede mong idaan sa joke para lang magkita kayo kasi yung mga ganyang kalalim na mga usapan na kung kayo pa ba, saan papunta yung relasyon na ito, hindi yan pinag-uusapan sa PM o sa text lang. Pinag-uusapan yan habang may ganap. Ibig sabihin, in person. Diba? In person. Face to face. Heart to heart. Diba? Ganun yung conversation na gagawin nyo mamaya na mismo. Huwag mo nang patagalin, ha? Correct. Kasi naiintindihan ko na parang confused ka eh. Diba? Kasi parang, kami pa ba o hindi? Baka meron na siyang iba. Maaaring kasi ganyan, napapraning ka na rin. Correct. Mas priority pa niya talaga yung trabaho. Niya. Hindi niya na ako siguro mahal. Yung mga ganun. So, you talk about it. Pag-usapan niyo yun kasi pwede naman. Pero tsaka naniniwala din ako na there is no such thing as sobrang busy na hindi man lang makakapag-effort yung isa. Oo. Kasi dahil, kapag gusto niya talaga gumawa ng ways, may paraan. Kahit na 30 minutes lang. Alam mo yun? Kahit na magpakita lang, mag-drop by, kumaway, mag-iwan ng ulam. Alam mo yun? Hindi, yung mga ganun mga kasimple, gestures. Yung mga ganun lang. Pagpaparamdam na dyan siya. Oo, na okay, gusto ko lang paramdam sa'yo that I am still alive, you're still alive, and meron pang tayo, hindi lang ikaw at ako, meron pang tayo. Kahit ngayon, simple yung GM lang kaya nga, diba? GM? GM? Ang luma ng GM? May GM pa ba, girl? Wala ano ng GM! Wala na. Ano pag sabi mo GM? GM general message, diba? Yung pang text yun. Ano ba? So, eh, wala lumang na tao. Yabang-yabang pa ng pagkasabi. It's so easy to GM. Wala na pala GM. Yabang-yabang neto. Wala naman mga GM. Anong tawag doon? Basta mag-forward ka ng mga quotable quotes. Mga ganun lang. Hindi ako para sa akin, Palto. Kaysa mag-forward ka ng quote, forward something that is personal. Hindi yung mag-forward ka pa ng quote. Nag-effort ka na nga rin lang naman. Huwag ka nang mag-quote. Halata pang it's very impersonal yung quote. Ito mga paraan mo, super. Luma na, mali pa. Basta usap kayong dalawa mamaya. Kasi bothersome na rin naman yun. Kasi totoo nga naman, lalo pa halimbawa, parehas na kay established, bothersome na yung parang, okay, saan to papunta? Diba? San where is this leading to? Nagsasayang ba tayo ng oras? Mm-hmm. Or kung hindi man tayo nagsasayang ng oras, at least, na-clarify lang yan kung ano yung meron kayo. Para mag-aalaman na rin. Di, kung gusto nyo yung tapusin, itapusin nyo na. Oo. Di ba? Para makahanap na siya ibang gaganap. Di ba? Maghahanap siya na ibang taong available para sa mga ganap niya. Correct. Di ba? Kasi, time is very valuable. Paano kayo, how will you learn more about each other? How can you express your feelings? Paano ka makakapag paramdam ng tender
their loving care. Paano ang mga ganap, 'di ba? Kung wala kayong time para sa isa't isa. Tama. So, yun na, yun yung suggestion namin, yun yung advice namin. Mamaya mismo, right after your duty. Oh, or kahit na ngayon na. Lunch break. Message mo na siya, 'di ba? Total nakikinig ka ng tambalan. Ang mga babae ay capable po of multitasking. Mm-hmm. Texting, PMing while talking to someone habang nagpapa-manicure, nagpapa-pedicure. Alam mo na realize kung mga lalaki, mas focus kayo versus being multitaskers. Tama ba? Hindi, kasi napansin ko lang yung sa asawa ko. Kapag ka may pinapanood siyang video o kaya nagte-text siya, tapos nagsasalita ako, hindi niya ako naririnig. Pero versus I, partner, kaya kong habang nagte-text ako, napapakinggan kita. Pwede akong mag-text. Advantageous din sa inyong mga girls. Magkaiba talaga yung perspective ng lalaki. Macro kami, kayo micro. You have an eye for details Ganun din sa mga galaw. Talagang kaya niyo pagsabay-sabay lahat ng mga detalye. So ngayon, na nakikita ninyo kami isa lang. Isa lang ang focus. Malakihan. Ganun. So ikaw, ang kaya lang namin nabanggit 'yon kasi kaya mo makinig ng tambalan habang tine-text na din siya. Yan. Kasi huwag mo nang patagalin. Habang may nakasubo sa bibig mo, habang may hawak yung kamay mo, habang may gumagalo ng paa mo. Mga nanay, makaka-relate dito yung mga nanay na nagkikilay. Na-realize nila kaya nila mag-makeup habang nagpapasuso ng bata. Kaya nila magkilay habang may sukbit na bata dun sa kanaka. Diba? Ganon. So gawin ikaw, mo na. Ikaw ganon din. Kung may hawak yung kamay mo, dila, gamitin mong pan-text. Why not? Kumating ka sa dila mo, go ahead. Para mapatunayan lang na you're capable of multitasking. Sobrang tigas naman. Oh, 'di ba? So, we wish you good luck. Ang wish ko sa iyo ay good luck, God bless at sana magkaroon na ng ganap. Kaliwanagan. 'Yan ang inyong relationship kung ano man kayo. And at the same time, ayun na yung ganap. Malay mo maya-maya ora-orada, 'di ba? Magparamdam tayo. Oh, 'di ba? Sabi niya, magkita tayo, tara. Pero apart from just that ganap, ha, it's really important to clarify kung anong meron kayo. Tama. Diba? Kasi yung pagiging busy, it will happen again eh. So at least lang, na-validate lang na merong something pa rin, yung mga ganun. Kayang gawa ng paraan yan, yung mga tao nga LDR, nagagawa nilang mag-usap maya't maya eh. Diba? Eh kayo, nasa Maynila lang naman kayo. Oh. Diba? Kayang-kaya yan. Go, go, go. Batiin lang natin ang happy, happy, happy birthday! 13th birthday ngayon ni Ate Neliza Argelaine Zosimo. Happy birthday! And tomorrow, second birthday din ni Sofia Lorraine Lonico. Happy birthday! Enjoy your special day! Ay, bukas pala pupunta ako Nyugnyugan Festival! Anong gagawin mo sa Nyugnyugan bukas? Aakit ng nyug. Puno ng nyug. Madami bang tao doon? Marami. Ayan, ako marami ako madudukutan. Excited ako. Tandaan niyo po ang pagbubukhang to. Pag may nawalang relo. Pag may nawalang wallet, alam na. Ako malupit pa naman to pag nanguhutong ng cellphone kasama po yung charger. Kasama yung tao, minsan nga naiuwi ko yung tao eh. Hindi pa magjudge ako ng mga booth. Oy. Excited ako kasi nakita ko sa Facebook yung mga booth last year. Oh. Pang malakasan pala. Yun. Big time yan, partner. Oo, pinagkakaabalahan na talagang pinagkakaano. So bukas. Ayan, taasan yung score para ako sa Lokban, Quezon ha. Ay, may makukuha ba ako dyan? If the price is right, partner, wala na libre ngayon. Kasi bawat municipality dyan, may entry sa mga booth. So, ilan ito? Marami. So, kung ilan yung bayan sa Quezon? Ayan. 6,884 pala. Hindi ko, umuo akong dami pala masyado. So, bawat bayan. Ayun. So, pag nakita mo yung booth ng Lokban, Quezon, yan. Ano? Ito yung booth namin. Ang lagay. Palakpakan lang. Papalakpakan kita pagdating. Sige na nga. Basta mga kabisyo. Mag-uwi ka ng longganisang lukban. Ano ba yun? Yung kapag kakinain mo, isang linggo na amoy longganisa pa yung kininga mo. Oo, masarap yun. Matipid na ulam yun. Malasang longganisa. Maliit pero malasa. Ay, taray. Gusto ko yun. Maliit pero malupit. Yan. Kita-kits tayo sa Nyugnyugan Festival. Mamaya ka na pupunta. Mamayang gabi. Mamayang gabi. Ano meron? May ganap ba dun?
sabi tatawagan ko yung contact ko. sabi ko bigyan ka mamaya. Sabihin mo sa akin anong qualifications. Bigyan ako ng ganap, ha? Sige. Kita-kits, mga kabisyo. Osha, enjoy the rest of your weekend. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Always your number one FM radio station. Thank you.